Hello guys, welcome back po sa aking channel. So ngayon po ay magbabahagi na naman ako guys na itong mga orasyon na ito na alam ko pong makakatulong sa inyo guys. So kung kayo po ay baguhan sa aking channel, please subscribe po and like and share po. Ito po ang inyong Ate Dang, nagbibigay po ng mga libreng pampaswerte, libreng load. So yung mga ano guys, antayin lamang po ninyo ito guys dahil lang alam po ninyo. Dumating na ho ang aking mga yimpake na karton. Meron na ho akong ditong 100 pieces na karton. Diyos ko, patawarin. So, eto guys. Etong orasyon na ito, hindi ko na ho papahabain yung pananalita ko rito guys. Kasi sandalian lamang po, pumunta lamang po sa gym yung aking alaga. Pero itong mga orasyon na ito guys, sinulat ko na ho para mas madali ko pong ano sabihin sa inyo. Sinulat ko na talaga, nakasulat na ho. Bumili po ako ng isang rim na band paper para doon ko na ho may sulat ng mas malaki. So habang ako'y pag talagang maikli-ikli lamang ho yung mga oras ko na ano nito guys kasi nandito ho ang aking alaga. Bagamat po wala ang aking mga mag-asawa kong amo, ang aking alaga naman po ay nandito. So Diyos ko, hindi ko alam kung paano ito. Pero ang live po natin, talagang tsatsambahan ko na lang po. So, ito yung ano natin guys, ito yon. Relasyon tungkol sa pamilya. Kunwari ho kayo ay nag-aaway mag-asawa. Ito po may babae yung asawa nyo. O kaya may lalaki yung asawa nyo. O kaya yung mga anak nyo, hindi magkasundo-sundo. Laging nag-aaway. So, ayan guys, yung pamilya ninyo, puno ng away-away. So, ito po relate po sa ano guys, yung problema sa pamilya. So number one ho talaga dito yung pagkakaroon ho ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Yun po yung may nang lalaki at meron pong nang bababae. Ganyan guys. So ito po yun, magdasal ho kayo ng isang ama namin. And then yung kahilingan ho ninyo kung ano ho yung gusto ninyong mangyari. Nahihilingin po ninyo bago po ninyo banggitin ang orasyon na ito ng 9 times po guys. Remember, 9 times po siya. So, ang Ate Dang po ninyo, marami pong itong inupisahan ko po na aklat na ito guys, ay ito po ay tinatawag na mahiwagang aklat ng Santo Ninyo, Jesus. So, ito guys, isang aklat pa lamang to, pero marami po siya. So, ito guys, kung bumili na po kayo ng isang notebook, alam ko pong itong mga orasyon na to kasi yung vlogger na to, binidyuhan lamang ho niya yung mga aklat na meron siya guys pero napakaraming aklat na ano guys na ito daw po ay minana niya sa kanyang loom, sa mga kanyang mga ninuno kasi matanda na siya guys eh, naano ko po sa kanyang boses na matanda na siya. Kaya binidyuhan lamang niya ito dahil hindi wala na po siyang kakayahang siguro magsulat-sulat ng ganito. So binidyuhan niya lamang ito guys pero marami siyang aklat talaga na nakikita mo talaga yung pagkasulat niya. Yung mga hango po talaga dun sa mga luma na ano guys, yung naka-typewriter pa yung mga iba. So ito ho yun, inaano ko na lamang siya, trina-translate ko na lamang ho sa ganito guys. And bawat dasal po, bawat orasyon, nandun po naka-indicate po doon kung paano at kung saan gagamitin. So, eto guys, eto nga po yung tungkol sa problema sa pamilya. Ayan guys, ha, kopyahin na po ninyo guys. So, dahil hindi po bayan bale kung ito po hindi, ano yan, kung matino naman yung mga anak ko, matino naman yung asawa ko, ganyan-ganyan. So, hindi po yan bale guys. Basta magdasal lamang ko kayo, bumanggit ho kayo ng mga orasyon para humapanatili ang malagong pagsasama ng inyong pamilya guys. Itong mga orasyon na ito makakatulong po sa inyo sa araw-araw na ano sa buhay. Kaya kung ano guys, i-post niyo tong video, i-screenshot niyo, bumili kayo ng isang notebook, then yung notebook na yun guys, pwede ninyong ipahiram sa inyong mga anak, pwede ninyong sa ano sa susunod na generation po ng kanilang buhay, yung mga apo nila, mga anon din po nila. Na ito po yung mga orasyon na ito, nakatulong sa inyo, makakatulong sa kanila. So ito po'y walang masama ang pagbabanggit ng orasyon. Yun lamang po guys, yun lamang pong hindi ko po muna inilalahad dito yung orasyon ng pangpaakit, yung panggayuma. So diretso po muna tayo sa mga pampaswerte, kaligtasan, relasyon sa pamilya, dito po muna tayo.
ito po muna ang umpisan ko, guys. Isusunod ko na po yung mga ano, guys. Pero dito po muna ako mag-focus, guys. Dahil, kumbaga, pamilya po ang number one. Pundasyon po. Dito po muna tayo, guys, bago tayo pumunta sa mga tinatawag na gayuma na yan, guys. So, ito po, orasyon na ito ay libre, binahagi, trinanslate ko lamang po. So, ito guys, makakatulong po sa inyo. Maraming salamat po and God bless.